Kamakailan lamang kumalat sa social media ang larawan ng isang ama na pinagmamasdang kumain ang dalawa niyang anak sa isang kilalang fast food chain. Sa simpleng larawang ito, marami sa atin ang naantig ang puso at humanga sa walang pag-iimbot na pagmamahal ng ama para sa kanyang mga anak. Ngayong gabi, tunghayan natin ang kwento sa likod ng viral photo ni Tatay Ryan na mas kilala sa social media bilang Selfless Father. Naku, Rodolfo, tapusin mo na yan, ha? Eh, kami nabahala dito. Ayun, dalawang bata, pumasok na kayo sa loob. Pagpapawisan kayo, dali! Ay, naku, ayan. Si Gaya! Uy, paki... Ano? Asa na si Ryan? Ryan, asa taas eh? Ryan, anak! Relax ka lang. Ang gwapo-gwapo mo, anak. Sige. Hindi kaya mag-relax. Oh. Mukhang pagod na yata kayo eh. Inimil na naman kayo. Ayos lang ako. Pero ang gusto ko, bumaba ka na. Kasi parating na rin si Roseline eh. May kukunin lang ako. Sige. Ron, okay ka na dyan? Lapit na dati. Mamaya na lang, baby, ha? Ay, sa pamburo natin, ah. Naku, huwag mong pasinin yung kuya mo. Tarantado talaga yan. Kuya, ang gwapo mo. Kuya, ang gwapo kayo. Tay, tay, mukha yata akong tanga, eh. Hindi, ah. Ang pogi mo, ah, eh. Sigurado ko hindi atras si Rosalyn sa kasal nyo niyan. Uy, ano, may lulutuin ka pa ba? Ah, ito na lang na, tay, malapit na. Ba't di mo pa tinapos yan, ha? Hindi, patapos na to, tay. Oh, talaga, oh. Tay, baka naman, sana hindi na lang kayo naghanda. Okay lang naman hindi magpakain. Kasal ng anak ko, hindi ako maghahanda. Anong klaseng ama naman ako nun, nak? Salamat, tay. Nak, ubusan muna kita, ha? Ikakasal ka na ngayon. Tinatanggap kita na maging kaisang dibdib? Tinatanggap kita maging... Kaisang dibdib? Kaisang dibdib. Pangalan niya iyo? Rosalyn. Na maging kabiyak ng aking puso. Maging kabiyak ng aking puso. Sa hirap at sa ginhawa. Sa hirap at sa ginhawa. Sa sakit man o sa kalusugan. Sa sakit man. O sa kalusugan. Sa kalusugan. At mamahalin kita sa habang buhay. At mamahalin kita sa habang buhay. Ikaw naman. Tinatanggap kita na maging kaisang dibdib? Tinatanggap kita maging kaisang dibdib. Pangalan? Rosalyn. Hindi, ha? Pangalan niya. Ryan. Parang nagdadalawang isip ka ata. Kanina halos hindi ka na makapagsalita. Eh, alam mo na mama, madali ako nervousin. Ang dami kasing salita eh. Pero ngayon, buti naman natapos din dahil kasal na tayo. Nagbungo rin ang pag-ahabol-abol mo sa akin. Ah, ganun ha. Ako lang ang nag-ahabol? Ha? Tarik. Eh, ikaw. Gagawin kita masaya araw-araw ng buhay natin. Masaya at buo ang pamilya natin. Bata pa lang ako, iniwan ako ng nanay ko. Ang gulo ng buhay namin nung umalis siya. Kaya, imbes makatapos, kinailangan ko magtrabaho. Alam ba yung pakiramdam ng parang buong buhay mo,
Wala ka ng ibang ginawa. Hindi ko mayo. Pero, ibalo na. Pinangako ko na lang sa sarili ko na kahit anong mangyari, hinting hindi ko gagawin ang ginawa sa akin ng nanay ko. Kinalimutan lang kami. Magpakasarap. Ma? Aalagaan kita. Ako ang kakayod para sa atin. Hindi mo na kailangan mahirapan at mapagod buong buhay natin. Pinapangako ko yan sa'yo. Dear Charo, mahigit 10 taon ang agwat ng edad namin ni Rosalyn. Pero hindi iyon naging mahalaga sa amin dahil mahal namin ang isa't isa. Hintayin kitang dumating. Sabay tayo kumain. Love you. Halika na, kain na tayo. Ma, sana sumabay ka na kala nanay kumain kanina. Eh, alam mo naman, eto yung gusto mo gawin eh. Nasabay tayo kumain. Eh, halika na. Tortang talong. Oh. Kanina, nag-deliver ako ng makeup para kay Ria. Doon lang sa bahay na dilaw sa kanto. Nakasilip nga ako sa loob eh. Alam mo, ang gaganda ng mga kasangkapan. Palibhasa, isa sa mga anak nila, OFW. Mm. Kaya yun. Baka naman ikaw na pinagde-deliver niya ni Ria palagi, ha? Tinutulungan mo na nga si nanay sa pagbantay sa tindahan. Sabihin mo sa akin, pagkasabihin kayo ng kapalid ko. Hindi naman. At saka, napakabait ng pamilya mo sa akin. Lalo na si Ria. Kaya okay lang sa akin yun. Oh, bakit? Parang ayaw mo? Walang lasa? Masarap. Masarap. Eh, ba't parang walang gana ka kumain? Eh, kasi yung bisor namin kanina, pinakain kami bago kami umuwi. Hindi naman ako makatanggi. Eh, nabusog ako. Ganun ba? Eh, sana sinabi mo na lang. Hindi na sana nagluto. Bakit? Huwag ka nang magtampo. Sasabihin pa naman sana ako sa'yo. Bakit? Sandali lang. Eto naman oh, boss ko yun eh. Anong gagawin ko? Hindi naman ako makatanggi. Sorry na. Eto naman, mahal. Huwag mawawa ka. Eto naman oh. Huwag ka na magalit. Pasensya na. Ano na yung sasabihin mo sa'kin? Sige na, ano na yung sasabihin mo sa'kin? Ayoko. Sige na. Sige na, mahal. Ano yung sasabihin mo sa'kin? Buntis ako. Talaga? Oo. Talaga? Magkakaanak na tayo. Magiging tatay na! Magiging tatay na! Talaga? Oo. Tay! O, ba't ano nangyari? Buntis Rosalyn! Buntis ang asawa ko! Mas! Ligaya, ligaya! Ano nagkakagulo kayo dito? Lako, magiging lola ka ulit! Simple lang ang buhay namin. May tuwa, meron ding lungkot. Ay, kape ho. Salamat na ka. Kaya ayos lang ba kayo? Eh, lagi na lang kayong hindi kumakain. Baka magkasakit na ho kayo niyan. Aalis na yung kamag-anak nating nakatira dyan sa likod bahay natin. Pag nabakante, pwede na kayong lumipad doon na Rosalyn. Ano, wag na po tay. Sayang naman yung nakakita pag pinapaan po ninyo. Okay lang ho kami tay. Dadalawa na yung anak mo. Alam kong gusto niyo rin ng sarili niyong bahay. Buti nang kayo na makinabang.
Maraming salamat, tayo. Matutuha si Rosalyn. Pag kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Lalo pa. Lapit ng mga naking asawa mo. Salamat, tay. Tay, kaya ko naman. At saka, plano ko sanang umalis sa pagja-janitor. Naisip ko, titinda na lang ako ng mais katulad ni Chording dati. Kating ko, mas malaki kita doon. Mabuti, anak. Pagandaan mong mabuti yung ibukasan na mag-iina mo. Pahalagaan mo yung bawat oras at minutong kasama mo sila. Maraming taong kaming nagkasama ng nanay mo. Pero kulang pa pala. Hanggang ngayon, umahasa ako na. Bigla siyang darating. Papasok din sa pinto. Sa atin, meron tayong 5, 10. May 15 rin. Lulungan pa ako ni Mrs. magluto nito. Ano sa'yo natin? 15 po. O, 15. Tamang-tama. Medyo mainit pa. Miss Kay dyan! Sarap yan. Manong, pakinsi naman dyan. Opo, 10. Eh, ganoon na rin 15 yun sa'yo. Si Manong, oh. Ayaw ata akong pauwiin mamaya. Eh, di magpalibre ka dyan sa manliligaw mo ng pamasahe. Sino? Eto? Hindi ho yan ang liligaw. Naku, tol, may problema tayo niyan. Ano pa yung bayan? Oh, Manong, okay lang po ba kayo? Ayos lang, ayos lang. Dali lang, ha. Kamusta kayo? Okay lang po. Papa, may pasalubong po ba kami? Pasalubong? Ano ba gusto ninyo? Ganito ba hanap nyo? Ah! Thank you, Papa! Thank you, Papa! Isa kayo, ha? Huwag mag-away. Thank you, Papa! Alam mo siguro nakalimutan kita. O sige, kain na tayo. O mga bata, tulungan nyo ako. Uy! Ito. Ah, tignan niyo ang dala ng tatay. Wow, perfect yun. Uy! Dito pa? Ka. Okay ka lang? Sakit ba ulo mo? Ah, hindi. Medyo nahilo lang ako kanina. Palit kaya tayo. Ha? Teka lang. Unang kita ng gamot. Ano ba yan, pa? Napapadalas na yung sakit ng ulo mo, ah. Sa panahon lang to, ma. Sobrang lang kasi init kanina, eh. Eh, paano kung hindi ka muna magtinda bukas? Pahinga ka na lang. Ano naman? Para magiging doktor, abogado, teacher yung mga anak natin. Kung sa sakit ng ulo lang, eh, magpapatalo na ako. Ikaw, Superman ka talaga. Basta, alagaan mo lang ang sarili mo, ha? Kapag ikaw nagkasakit, lagot ka sa akin. Kapag nagkasakit naman ako, aalagaan mo ko, di ba? Kasi mahal na mahal mo ako. Che, tumigil ka lang. Asan ba? Sa tabi ko sila sa akin. Alam ko, ano man ang nangyari, magiging malamang buhay naman.
Space kayo dyan! Kuya, pabili ho. Magkano? 10 lang. 10. Okay lang ako kayo, Maro. Okay lang. Sabalis ho. Pasensya na, mainit eh. Ischemic stroke ang pasyente. Dok, ano yung ischemic stroke po? Ito po ang nangyayari kapag nagbabara ang ugat na nagsusuplay sa isang bahagi ng utak ng pasyente. Yun ba yung dahilan kung bakit parang hindi niya kami marinig? Kung bakit hindi siya makagalaw? Oo, naparalisa ang isang bahagi ng katawan ng pasyente at hindi siya makaintindi gawa ng naturang pagbabara. Kailangan niyang manatili dito sa ospital ng ilang linggo para makapag-therapy at para makapag-recover. Sige po. Excuse me po. Bago ko naigalaw ang iilang parte lang ng katawan ko. Malaking tulong sana ang therapy sa akin, pero dahil sa kawalan namin ng pera, hindi na namin ito nagawa. Pakiramdam ko noon, hindi ko nahawak ang katawan ko, pati na ang buhay ko. Salamat sa inyo, ha? Salamat sa inyo, ha? Ay, ulo mo. Sige. Salamat, Matol. Maraming salamat sa inyo. Naman kumain. Tignan mo, ano yun, oh? Anak, sasayang ka ng pagkain. Rose, ang turuan mo nga yung kapatid mo. Turuan mo siya. Ayan mo, oh. Kainit ko yung papa niyo, eh. Yan, para malinis. Maymay, ha? Pa. Ikaw. Oh, bakas mo yan. Ah. Ayan. Ayan, kumain. Oh. Pa! Mama, bakit po ganyan kumain si Papa? Anak, hindi ba sinabi ko na sa inyo kung ano nangyari kay Papa? Kailangan natin tulungan siya ngayon.
Mama, ba't ganyan po si Papa? Si May, may gusto lang siyang sabihin sa inyo. Mama, nakakatakot po si Papa. Huwag kang matakot, anak. Mama! Pa, pagkatapos nito, maglalaba lang ako ng sandali, ha? Kasi pagkatapos, susundin ko yung mga bata sa eskwelahan, ha? Ano muna kita dito? Halika, isa, dalawa. Ang... Oh, okay ka lang? Ito na. Sige na, buksan mo ang bibig mo. Oh. Ayan. Tubig. Oh. Okay, ma? Subukan natin yung pinapractice natin. Ah! Sige, subukan mo. Ah! Ah! Sige, Ryan! Sabihin mo, Ryan! Buksan mo yung bibig mo, pa. Ah! Ryan! Ryan! Ah! Buksan mo yung bibig mo, pa. Ayan, oh. Ryan! Ryan! Sige, di ba, ne? Tatapusin ko muna to, ha? Magpahinga ka muna. Naglalaba lang ako. Bakit? May kailangan ka? Eto na. Bakit? Ano naman kailangan mo? Ha? Ha? Ano ang magsalita ka? Hindi ko alam kung anong kailangan mo. Na naman! Simple lang ang pangarap ko. Ang mabigyan ng asawa at mga anak ko ng magandang buhay. Pero isang taon ang lumipas na wala pa rin nagbago sa aking kondisyon. Saan ka pa nga, Rosaline? Sayang yung asawa mo, no? Mabait sana. Masipag. Kaya lang, may sakit naman. Malas ka? Mas malas ako. Yung asawa ko, tarantado na, nangaliwa pa. Sa tinapay nga.
Yan si Karen, yan ang naka-jackpot. Yung lalaking kasama niya, ano mapera, abogado, pakakasalan siya. Magbubuhay doon niyang bruha. Rosaline! Pakisabi nga sa kay tatay, salamat din sa pera na binigay niya. Laki ng tulong. Nahiya na nga ako eh. Isang taon na kami umaasa sa pamilya niyo. Kaya nga nagtayo ako ng tindahan kaso hindi sapat. Liit ng kita. Pero may alam akong kaibigan. Pwede daw akong pumasok sa trabaho. Taga-bigay ng flyer. Sige, sabihin ko kay tatay, pero Rosaline, alam mo naman wala naman kay tatay. Sige, naalis na ako, ha? Kuya, practice ka pa, ha? Ligyan kita dito. Bye-bye po. Ingat, ha? Bye-bye po. Pero, sige, nakain na. Mama, paano po si Papa? Ha? Paano po si Papa? Mamaya ako na siya papakainin. Mauna na tayo. Sige na. Mama. Yan. Ito, Mimi. Ha? Ay. Ano yan, pa? Ay. A-E-I-O-U po, Papa. Ako ata sinasabi nga. Ay. Rose, kumain ka na. Ay. Ay. Ano ba kasi yun? Ang hirap-hirap mong intindihin eh. Kumain na kayo. Babalik pa ako sa tindahan. Wala naman kasi magbabantay doon kundi ako eh. Gusto mong tumayo? Pwersahin ang katawan kong bumalik sa dati, kahit gaano kabagal, kahit gaano kahirap. Ayan! Dito, isa. Ayaw mo yan, Papa! Dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan po. Hanggang saan lang kaya. Galing ni Papa! Sige, taas. Sige po, kalingin niya. Ayaw mo yan, Papa! Taas, taas na, taas. Kaya nga po, taas yan! Yan! Unti-unti lang, nak. Pwede yan. Yan! Halika po, tagay nga po si Papa. Ang galing niya. Yan lang. Galing niya, Papa! Dahil lang. Ano po ito? Galing niya, Papa, no? Sige. Papalit ako muna.
Yan. Kaya ko. Kaya. Dahil. Kukunin ko lang ang sweldo ko. Okay. Kapin na. Kapin na. Eh, ho. Nakapis, ha? Basta, mabilis lang to. Nasabi ko na rin sa tatay mo na nandito ka lang sa bahay kasama ang mga bata. Kaya ko. Kaya ko. Sige, mauna na ako. Mga bata, alagaan ang papa, ha? Pabalik ako agad. Ba? Kabalik ka agad. Ka pa. Lahat lang. Akin lagi. Ano? Gawin. Uy. Ganyan naman talaga pag nagtatrabaho, di ba? Minsan kailangan magtagal. Kaya nga overtime eh. Halt kang bata. Ano? Ano ka? Ano ba naman yan, Ryan? Pati ba naman pagbabantay ng mga bata? Ako pa rin. Ako na nga lahat eh. Kabwisit. Ma. Huwag ka pagkabi. Ano? Anong sinabi mo? Huwag ka magkabi. Bakit? Kaya mo bang magtrabaho? Ha? Tingnan mo nga yung itsura mo. Ni hindi ka nga makalakad. Kung hindi ko gagawin to, hindi tayo mabubuhay. Magkagutom tayo. Ano? Aasa na lang tayo sa pamilya mo? Sa apat na itlog na binibigay nila? Pambihira, Ryan. Ayoko na! Alis na ako dito. Aalis na ako. Dad, Ma! Punta ako dun sa Bulacan. Dito na tayo. Ano? 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 Sandali lang ako dun. Gusto rin ako makita ng kapatid ko dun. Babalik ako agad. Tabi nga! Tabi! Ryan! Tabi ka! Tabi! Ako! Ma! Kasi... Ma! Usap tayo! Babalik ako. Asin! Lumipas ang mga araw, hindi bumalik ang aking asawa.
Rosaline. Tay, kuya. Ryan, anong ginagawa niyo dito? Nagkasama ko sa kanila. Sundo kita. Sundo kita. Tay, kuya, pwede bang mag-usap muna kami ni Ryan ng mag-isa? Ay. Ito lang kami. Tara. Ryan, anong ginagawa mo dito? Hindi na ako uuwi. Ayaw ka. Iiwan na kita. Ay, ganito ako. Pasok ko muna sa loob. Sige na. Sige na. Wala. Pinsan ko lang yun. So, hello, Carla. Alam mo, dumi ng utak mo eh. Sinabi ko sa'yo, pinsan nga lang namin yan eh. Nakaka-ako tayo kay isang niya. Kasi niya, ay ginawa. Saan ay kasusugan. Ano, hindi ka nagkaya sa nanay mo. Nangako ka. At sinabi mo rin sa akin na alagaan mo ako. Di ba sinabi mo yun? Sinabi mo, magiging masaya tayo! Sinabi mo, hindi tayo maghihirap, Ryan! Pero hindi na ito masaya para sa akin! Hindi na ako masaya! Hindi ito ang buhay na gusto ko! At hindi ikaw ang asawa na pinangarap ko! At hindi mo masasabi na hindi ko sinubukan dahil sinubukan ko maging mabuting asawa! Sinubukan ko! Binigay ko lahat! Binigay ko lahat sa'yo, Ryan! Wala na natira sa akin! Hindi ko sasayangin ang buhay ko! Hindi ko kaya na para sa'yo! Ayoko na! Ayoko na, Ryan! Mahusap! Ayoko na! Mahal! Mahal! Mahal lang kita! Thank you.
Aon. Aon na. Hey, hey. Papa, asa na po si Mama? Hindi pa po ba siya umuwi? Ayun ka. Ha, pawala ka. Ayun niya. Ayun na. Asok pa kayo. Gusto ko si Mama! Mama! Gusto ko si Mama! Alas. Mama! Ay. Okay. Mama! Okay. Okay, yeah. Mama! Gusto ko si Mama! Mama! Ara! Mama! Ara! Gusto ko si Mama! Ano yun? Ano nangyari? No, Mama. Yeah. Ay. Ay, where you go? Boss Ann, kaya mo naman paliguan ng kapatid mo, hindi ba? Sige na. Sige, taas yung maligo. May dala akong almusal sa inyo, ha? Ako nang maghahatid sa mga bata sa eskwelahan. Ayoko. Ngayon, ayos lang ako. Ako na ako. Malilate na kami sa school. Sige, sandali lang. Alak. Maymay! 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 Maymay, sandali! Roshan! Maymay! Roshan! Ayos na kayo? Saan ba mga magulang niyo? Ba't niyo namayaan kayo maglalakad sa kasado na walang kasama? Papa! Mama! Galit ka ba sa asawa mo dahil sa sitwasyon ninyong mga anak mo? Nak. Hindi na siya babalik. Hindi na babalik si Rosaline kahit anong gawin mo. May mga taong nakatakdang mawala sa buhay mo. Hindi mo yun mababago kahit masakit. Nagagalit ako sa sarili ko, Tay. Muntik na masaganaan yung dalawang anak ko kanina. Wala akong nagawa. Kaya ako yung simula ng asawa ko. Kasi wala akong silbi! Wala akong silbi! Hindi totoo yan. Anak pa rin kita. Kapatid ka pa rin ng mga kapatid mo. At ama ka pa rin ng mga anak mo. Katawan mo lang ang nagbago, anak. Hindi ang pagkatao mo at halaga mo sa amin. Si Rosaline lang ang nawala, hindi kami. Nak, pakawalan mo na siya. Hindi magandang buhay sa kahit kanino na naghihintay lagi sa wala.
Ano nga? Eh, pasok pa kayo. Ayun na. Gusto ko si Mama! Susundin kayo, lola nyo. Sana magkahatid sa inyo sa eskwelahan. Mama niyo. Kayo. Wala magkakasama. Bakit po, Papa? Ayaw na po ba sa atin? Ma, ahayop kayo ng mama niyo. Kasalanan mo, Papa, kaya tayo niwan ni Mama. Oo, anak. Kasalanan ni Papa. Kasi, kahit kalusura niya, kung kaya niya, tapos, itipas na maglakad. Tapos, pag paliguan niya ang mermaid, gano'n. So mo ba? Paliguan kita ng gano'n? Kailangan nyo naman ang maliligo. Marami bang manika? Manika na naman. Gusto ko naman ang bike. Ay, ako din, Papa. Gusto ko din ang bike. Wala. Hindi pa kaya ni Papa yun. Pwede lang. Siguro kiss. Okay lang. Joke lang po yung papi. Teka na, baka makuli pa kayo sa school ninyo. Ay, papa, kain po tayo dyan. Oo nga po. Di ba po kami nakakakain dyan, oh? Sabi ng kaklase ko, ang sarap daw ng spaghetti sa Crispy Country. Shh! Huwag ka nga maingay. Tsaka mag-aral ka na dyan. Mamaya marinig pa tayo ni Papa. Pati daw burger, masarap! Hindi kaya, sabi ng kaklase ko ay ang fried chicken. Ate, sa tingin niyo, papakainin tayo din ni Papa? Huwag mo nga kulit niya si Papa. Nahirapan pa siya eh. Tsaka hindi nga pa tayo kayang pakainin dun. Huh? Bakit naman, ate? Narinig ko kay Manang Ethel doon sa may tindahan. Wala na daw kayang gawin si Papa. Tsaka iniwan pa siya ni Mama. Kawawa daw siya habang buhay. Kaya promise mo, huwag mo na kukulitin si Papa, ha? Promise? Promise! No, sir. Medical assistance po yung pinunta nyo rito. Doon kasi yung pila. Ah, hindi ho. Hihingi sana ako tulong. Magbubukas ako ng stall. Sige ho, sige. Ito yung lulong pila. Maman.
Napakasimple ng pangarap ng mga anak ko at gusto kong matupad kahit man lang iyon. Ayos to na ka. Mabuti lang pinagtsagaan mo yung pila doon. Ako tayo. Pumila ako doon sa 4-piece. Bibigyan na ako ng 2,000 kada buwan. Pwede na pang puhunan tsaka sa mga bata. Okay. Hello, pa. Papa! Oo. Papa, ang ganda na po ng tindahan, no? Makapal na? Oo. Oh, makakakain na tayo sa Crispy Country. Magsasara ka na rin, Kuya Ryan? Kapagising bukas. May pasok pa yung mga bata. Sino kung ba pera ko? Sino kung ba pera ko? Nilakaw! Magnanakaw! Ryan, anak. Napakaliit na pera ko, Kai. Inuwa pa nila. Naghihirapan ko yun. Ko lang naman madala yung anak ko sa Crispy Country. Sabi ko sa sarili ko, pag nagawa ko yun, pwede kong matupad pa yung iba pang pangarap sa mga anak ko. Kung hindi man ako naging mabuting asawa, kakayanin ko maging mabuting ama. Pa, ito muna gamitin niyo. Huwag na tayo. Ryan, kakailanganin niyo ito. Kung may pagmalaki ako ng mga anak ko. Kung hindi ko kayang gawin ng sarili ko, ano mangyayari yun? Naintindihan kita, anak. Pero tatay mo ko. Ang tatay, kailanman hindi titigil sa pagiging tatay. Lalo na kung nangailangan ng anak. Tatay, tatay na rin ako. Gusto kong makita ng mga anak ko yun. Thank you.
anak. Bakit, Papa? Kain tayo dito. Sigurado ka, Papa? Papasok po tayo dyan? Pero di ba po, Papa, nawala na po yung pera nyo? Okay lang po ba kayo? Oh, pero pinaghinapan ni Papa ulit. Kaya, kain kayo ng dami, ha? Hali ka. Good afternoon, sir. What is your order po? Anong gusto niyo? Ako po, fried chicken! Ikaw, Iha, anong gusto mo? Fried chicken na rin po ako! Okay, sir. Ano pong order niyo? Sige na. Ayaw na kayo. Yes po. Rob? Pero, paano po kayo? Pa ako na. Ayaw kayo, marami. Sige po. Marami ang tumulong sa amin matapos na kumalat ang litrato naming mag-aama. Kaya ngayon ay nag-undergo na ulit ako ng therapy para sa aking mabilisang paggaling. Hindi na kami binalikan pa ni Rosaline. Pero wala man siya sa buhay namin, determinado akong gawin ang lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking mga anak. Hanggang dito na lamang, Ryan. May mga darating na pagsubok sa ating buhay na maaaring magpahina sa atin. Gustuhin man nating manatiling malakas, sadyang may kakayahan itong gawin tayong imbalido para ito ay labanan. Pero kung minsan, sa mga panahong tayo ay pinakamahina, ay doon natin nahahanap ang tunay na katatagan. Tulad ni Ryan na pinaralisama ng mga pagsubok bilang haligi ng tahanan, ay pinili pa rin maging matibay. At sa huli, pinatunayan niyang walang anumang bagay ang maaaring bumuwag sa tatag ng isang ama, lalo na kung ito'y para sa kanyang mga anak. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.